You gotta be. What is that? Look, you see that? You see that? Ang bidyong ito ay mula sa isang anonymous source at batay sa footage. Nagpapakita ito ng mga lalaking nag-imbestiga sa isang bahay sa Japan. Ang bahay ay wala ng tao at abandonado na. At sa pagtatapos ng footage ay may makukunan silang nakapangingilabot. Ano ba yung masaya ko na? Sakit ko. Saan na? Ihaan mo ihay ga. いやいとか言うなよこれ片付けていくだろこんなのまあこのうちの人のやつでしょすっげえなマジボロボロじゃんマジでこれもう見れないこれねさっきのやつ綺麗じゃないいやいやいや全然さっきの気持ち悪いからこれそんな気持ち悪くないでしょ気持ち悪いやだもう見たくねえそんなだってさジューズだいぶジューズだねあやっぱここで誰か死んでんだよあったじゃんあったじゃん家もあったじゃんえこの家の人がってかこの家の人もでしょ何なんだよどうした急にえちょ何そう人形いくからいやえなんもないじゃん何Nakita mo ba isang maputlang lalaki ang nakuna ng cameraman na nasa likuran ng kasama nito? Dito na siya nagulat at napatakbo sa takot. Unfortunately, ay very short lamang ang footage at hindi na natin alam kung ano pa ang sumunod na nangyari. Sa loob ng isang eroplano, isang trabahante ang nagre-record ng mga ginagawa ng isang tipikal na trabahador. Bilang isang cleaning crew, ay nahatasan siyang maglinis ng mga eroplanong kalalanting pa lamang. Madalas ay sa gabi siya naglilinis, lalo na sa malalaking eroplano na may naiiwang maraming wasura sa loob. Pero isang gabi ay may iba siyang gagawin. Sa halip na agad siyang umalis sa eroplano, pagkatapos maglinis, ay nanatili siya sa loob. Dahil sa wala pa namang passenger na papasok at sasakay ng eroplano, ay nagstay muna siya. Sa una ay nagsasaya pa siya, pero habang nasa likod siya ay mapapalitan ito ng kapa at ito ang mararanasan niya. Them know to lift those shades up because I got my flash on in here. They gonna catch my ass if they see. Yes. I ain't gonna lie to y'all though, it's mad cold in here. And it's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Let's go! Let's go! Right, sitting on the back of the plane. And y'all probably think I'm f***ing insane. Probably think I'm doing this for fame. Say, probably think I'm you
I'm doing this for fame. Naglakad siya upang tignan kung may tao sa upuan. Kinabahan siya dahil walang tao o sino man ang naroon. Ang nakapagtataka pa ay tumilapon ang seatbelt. Tila ba may nagtanggal nito na gustong tumayo sa pagkakaupo. Dahil sa wala namang tao nang tignan niya ito ay labis siyang nangilapot at napatakbo. Muli ay nagtago siya sa likod ng upuan na pinanggalingan niya hanggang sa may makakita sa kanya. Ayon pa sa source natin, magpahanggang ngayon ay labis na natakot ang lalaki at kinukwento ito sa kanyang mga video. At ang experience na ito ay talagang mananatili na sa kanya. Ang matandang ito ay nagngangalang Tony, nag-upload ito sa TikTok niya na may pangalang Dude, My House is Haunted. Di umano ay taon-taon na siyang ginagambala ng dark entity sa loob ng bahay niya. Palagihan siyang nakakarinig ng mga yapak na nag-i-echo sa paligid ng bahay nito. Mga ghostly figure na bigla na lamang nagpapakita. Ang nakapangingilapot pa ay ang mga kutsilyong bigla na lamang tumitilapon. Ayon kay Tony, ang nagpaparamdam sa kanya ay maaaring espiritu ng isang bata. Upang subukang alamin kung tama ba siya ay naglagay siya ng bola sa harapan ng kamera. Nagbabaka sakali siyang makakapture ng response mula sa multo. At hindi na nga siya mapipiko dahil ito ang marirecord niya. Iba't ibang paraan ang ginawa ni Tony upang matigil lamang ang mga pagpaparamdam at sa kabutihang palad ay tumigil nga ito. Pero ang akala niyang hindi na pagpaparamdam ng espiritu ay muling magbabalik dahil ilang buwan lamang ay ito na naman ang mangyayari. Making the video showing you guys that this lamp behind me is moving, and I did two videos because it kept moving and kept moving and kept moving, and I was getting ready to shut it off because I was kind of tired of watching it move. And as soon as I went to hit the phone and turn it off, the light came on. I kid you not, I gotta look and see if I caught it. But the freaking light came on, this light right here. And it's still moving. It's still moving. It's still going. There are no strings on this thing. It's been moving for a while. There's no strings on the wall. That's just the chain. I'm not touching.
Bigla na lamang gumalaw ang ilaw ng kusa, kaya naman lumapit si Tony upang ipakita sa viewers na walang string o kahit anong taliman ang naka-attach dito. Inikot-ikot pa niya ang camera upang patunayan ito. Kudyat ito na muli na namang nagpaparamdam sa kanya ang entity. Sa sumunod na araw ay may mangyayaring magbibigay kilabot na naman sa kanya. Okay, as you can see, it's a little after 3 o'clock. And I'm hearing kids outside playing. If you listen close, you can hear them. But I've been hearing what sounds like a kid in the house. I know it's probably just an echo from them over here. See, I can hear those kids out there. These are some masks my friend got me from Argentina. See, I can hear those kids. Let me move in here. See, you can hear them a little better. They're over behind my backyard. Let me move into the kitchen here. And you can see. You can hear them out there pretty good. Somebody mowing their yard. See, that sounded like that was in here. I swear it sounds like it's coming from in here. There's nothing in the bathroom. I was just in here, so I know it's nothing in here. I swear it came down like right down there. It sounded like it came from one of the back rooms or like in the hallway or something. That was weird. What is that? Kidding? You gotta be fucking kidding. You gotta be kidding. I swear that sounded like it was in the house. Shit. Kahit na may mga naglalarong bata sa labas, ay ayon kay Tony ay may naririnig siyang particular na boses ng bata sa loob ng bahay. Kaya naman unti-unti niyang pinasok ang bawat kwarto. At nang nasa kitchen na nga siya, ay isang disembodied voice ng bata ang nagsasabing, "See you." Somebody mowing their yard. See, that sounded like that. Mowing their yard. Mowing their yard. See, that sounded like that was in here. Marahan siyang naglalakad papunta sa pinagmulan ng boses at nang nasa hallway na nga siya ay isang chilling voice ang muli na naman niyang maririnig na nagsasabing, "See you soon." What is that? See you soon. Be kidding. You gotta be. What is that? See you soon. What is that? See you soon. Be kidding. You gotta be fucking. Dahil sa gulat ay talagang napatalon si Tony sa takot. Malinaw sa bidyong walang bata sa loob. So sino ang nagsalita ng "see you soon"? See you soon. Be kidding. You gotta be fucking kidding. Totoo kaya itong malevolent ghost? Or may iba kang eksplanasyon ka, Multi? Dalawang magkaibigan na nagsasaya sa loob ng isang indoor playground kung saan walang tao maliban sa kanila. Drop me 3 times! Okay, where'd you go? Gabing-gabi na kaya walang tao rito, ang playground ay makikita sa loob ng isang restaurant dahil sa bagote ng pa siyang dalawang magkaibigan na pumunta rito. At sa pagsasaya nga nila ay hindi nila alam na mapapalitan ito ng kilabot. Kilabot na hindi nila may paliliwanag. Well, ito ang footage. This is really hard. I feel too big to do this. Do you call us Adam Brown's body? Yeah. Wait, where'd you go, left or right? I went left. Which way do I go? I feel like I'm in Alice in Wonderland. She went that way. Freaky. Yours is brighter, mine's all. Okay.
can't do this. I feel like I keep bonking my head too. That's crazy. There's like this is literally for human hamsters. Oh my god, someone bashed in this window. I feel like this is. Sa mga oras na yun ay wala silang napansing kakaiba. Walang boses na naririnig ang may hawak ng kamera. Ang tanging naririnig lamang nito ay ang boses ng kaibigan niya. Pero nang i-review nila ang footage ay may na-record pala ang kamera nila na hindi nila inaasahan. Freaky. Yours is brighter, mine's all... Dahil rito ay labis na nangilapot ang magkaibigan at ayon pa sa mga nakapanood nito ay maaaring espiritu ito ng batang nagpaiwan sa playground. Unfortunately ay gaya ng ibang footage ay nanatili na lamang ding misteryo at walang kasagutan kung ano nga ba talaga ang narecord nila. August 27, 2024, isang store manager ang pinapanood ang footage na nangyari at naranasan niya. Labi siyang nanginig sa takot kaya naman agaran siyang pumunta sa computer nito upang isave ang pangyayari at ipakita kung sakaling walang maniniwala sa kanya. Di umano ay isang pangyayari ang naranasan niya na siya namang na-record mismo ng camera. Maraming nangyari sa footage pero sa huling kuha nito ang talagang nagpakilabot sa kanya. Simula noon ay lagi na siyang nakamasit sa likuran. Lagi siyang naghahanda at nagbabakasakaling hindi na ito muling mangyayari. Well, ito ang footage. Huwag kang kukurap. Single night. Just putting things away from the box. Alright, now watch. I want you guys to focus on this area right here. Okay? Hold on, let me speed this up a bit. Alright, watch. If you have the doctrine right and you stow it on a shelf in your closet and do not pull that doctrine look. Out. Boom, you see that? What good does that doctrine I'll get back here for you guys to give you a better view. Look at that. Pay attention to this area right here. I can grant that they've watch. They could teach justification correctly. But so what? What I ask you. Is that you? Look. I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Come out! I'm not afraid of you! Is that you? That threw down the box earlier? Come on out! You don't scare me! Come on out, pussy! Oh, he's trying to mess with me. Here, where am I though?
Look, there I am, right there. Look, you see that? You see that? Nah. Nah. Habang kinukunan nito ang paligid na ito ang nangyari, bigla na lamang tumaas ang buhok ng manager. Tila ba may humawak nito? Ang bigla ang pagtaas ng buhok nito ay talagang humulat at ang patakbo sa kanya sa sobrang kaba. Inakala niya na may nagloloko lamang sa kanya, pero matapos niyang tignan ang CCTV ay walang tao sa likuran nito. So kung walang taong nasa likod ay sino ang humila ng buhok niya? Marami sa mga viewers ang nagsasabing ito ang multong tinatawag niya. Ang iba naman ay hindi alam kung ano ito. Pero para sa manager ay ito ang parehong entity na gumagambala sa store. Magpagayuntaman ay ano sa tingin nyo? Multo kaya ito na nakunan ng camera? O meron ka pang ibang explanation sa naranasan ng store manager? Ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa Di Umanoy Haunted Hotel bilang isang front desk agent. Isang gabi habang nagmamasdan nito ang paligid ay may napansin nito sa lobby. Isang guest ang nakaupo kaya naman agad siyang pumunta rito upang tingnan kung sino ito. Isang lifeless figure ang nakita nito live on CCTV camera, pero nang tignan niya ito ay wala namang tao. Labi siyang nagtataka at kung mapapansin mo ay totoong live niya ito dahil makikita pa siya sa camera. Ngayon sa pagkawala ng imahe at muli niyang pagtingin dito ay nasa hallway na naman ito at nakatitig sa kanya. Don't forget to like mga kamulti, at kung meron kayong gustong mga katatakutang video na i-feature natin ay message na lamang kayo. See you again.